Good morning, sir. This is Enrique Antonio P. Romero po at ngayon po para mag-present about sa 4'CS ng STI in the midst of pandemic. The first 4'C po is the character. An STIer is a person of character. An STIer's response regardless of circumstances is consistently virtuous. Maia-apply po ito ngayon, ngayong pandemic is we need to have a good character, which means kailangan sa pamamagitan ng pandemic na ito, mas makilala pa natin ang ating sarili at malaman natin ang ating mga weaknesses at strengths at ma-improve natin ang ating mga strengths at magagawin natin strengths ang ating weaknesses. Ang panahon na ito kung saan tayo nasa bahay lamang at hindi makalabas dahil quarantine, magagamit natin ito upang mabuild natin ang ating sarili. Mahanap kung ano ang tunay na tayo. Mabuo ang tayo, ang character natin kung saan perfect para sa atin. Mabuo natin at maitama natin ang ating tama at mga maling nagawa at maging better version ng ating sarili sana kaysa sa nakaraan. Kumbaga, mas maging better version tayo ng sarili natin ngayon upang mas mapaganda ang ating character. At sa pamamagitan din ng character ay kaya nating maresolba ang mga problema natin. Kailangan din nating tumulong sa mga taong nangangailangan upang ma-build ang ating character, matulungin tao, at kung tayo man ay matulungin na talaga, kailangan natin parating gawin dahil maraming taong nangangailangan ng tulong ngayon. Maraming taong naghihirap, may stress at nababagot, kaya kailangan natin silang i-comfort kung gaano natin i-comfort ang ating mga sarili. And the next C is critical thinker. An STIer is a critical thinker. An STIer discerns through open-minded analysis and challenges one's belief to further improve creative ideas. Kailangan nating maging critical thinker sa panahon na ito. Dahil hindi natin ma-predict ang mga bagay na mangyayari sa panahong ito dahil tila ba'y tumigil ang takbo ng mundo. Kailangan nating mag-isip ng mga solusyon sa mga gantong problema na nangyayari sa mundo. Halimbawa, tayo ay nakakulong sa ating mga tahanan ng napakatagal. Tayo ay nai-stress. Kailangan nating mag-isip ng solusyon para matanggal ang ating ma-stress at yun ang mag-exercise, gumawa ng mga productive na bagay, magbasa ng libro, at mag-meditate. Kailangan natin maging critical thinker. Kasi ang critical thinker, nakakapag-isip siya sa kabila ng mga pressure. Sa kabila ng mga challenges, ginagawa niya itong inspiration upang makaisip ng mga panibagong ideya upang maresolba ang mga ganitong solusyon, ang ganitong mga problema. Sa panahon ngayon, ito ang pagiging critical thinker ng isang STIer ay very importante. Very important. Kasi, hindi mo alam ang takbo ng mundo. Maraming alam natin kakapares tayong na-shock, nabigla sa nangyari. Dahil, hindi natin magawa ang mga gusto natin gawin dahil tila ba'y tayo nakakulong sa ating mga bahay. And we need to become a critical thinker so that we can solve this kind of problems. The next 4Cs of STI is communicator. An STIer communicates to understand and be understood. An STIer recognizes the emotion behind the information read or heard and expresses his or her own emotion
when giving information, may it be verbal or written. Kailangan na kailangan din ito maging communicator tayo sa panahon ito. Dahil mahirap na hindi ka nagsasalita at naibabahagi ang iyong emosyon at iyong saloobin. Dahil magkakos ito ng stress. So kailangan nating makipag-usap sa mga tao na katulad din natin na nangangailangan. Pwede nating i-comfort ang isa't isa sa pamamagitan na magsasabi ng mga saloobin, ng mga emosyon na ating tinatago dahil tayo na nabuo dahil sa quarantine. Mahirap ang ma-quarantine dahil hindi mo alam kung anong gusto mong gawin dahil parang limitado ang yung mga bagay na dapat gawin. Kaya kailangan natin makapag-communicate upang matanggal ang stress ng isa't isa. At kailangan din natin makapag-communicate dahil importante ito sa pang-araw-araw nating buhay. At kung sakali mang hindi tayo mahina ang ating communication sa ating tahanan, magsisilbi itong oportunidad upang maayos ang ating communication dahil marami tayong oras sa ating pamilya dahil tayo nasa tahanan lamang. Gamitin natin ito upang magkaroon ng bonding sa isa't isa, malaman ang tunay na ugali ng isa't isa at mga saloobin ng isa't isa. Gayun din ang ating mga ina at ating mga ama, gayun din ang kanilang mga anak. Naway kausapin ng ina ang kanyang mga anak upang alamin kung kamusta na sila, gayun din ang mga anak sa kanilang mga ina at ama. At ang susunod na 4Cs ay, at ang huli ay change adapt. An STIer is change adept. An STIer utilizes such ability to manage when a need of transformation or transition arises to uplift his or her capabilities and build the capacity of the community where she belongs. Change adept, ito yung ability na maka-adapt. Parang ito yung ability na maka-adapt sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Kailangan natin maka-adapt dahil sabi nila hindi na mababalik ang dating normal. So kailangan natin mag-transform at maka-adapt sa bagong komunidad na meron tayo. Kailangan nating baguhin ang ating mga nakasanayang ugali dahil hindi na natin ito maaaring gawin ngayon. Dahil iba na ngayon. Iba na. Dahil nga sa quarantine, meron ng new normal na tinatawag, which is hindi na yung nakasanayan natin dati. Kailangan natin mag-adjust dahil limitado ang ating mga galaw ngayon at kailangan natin na pabago ang ating mga habits dahil pag hindi tayo nagbago ay mahihirapan tayong makasabay sa panahon na meron tayo ngayon. Napakahirap na ito. Kaya kailangan natin maging isang change adept, which is transformation or transition, which is babago, binabago niya ang sarili niya, nag-a-adapt siya to uplift his or her capability and build capacity of community where he or she belongs. Para ma-improve yung mga capabilities niya kasi pag hindi tayo nagbago o nag-adapt sa ating surroundings ay hindi natin ma-improve ang mga capabilities na pwede natin makuha sa panahon ito. At yun naman po sir, maraming salamat po sa pakikinig. At ito po ayun lamang po ang paliwanag ko sa STI 4Cs na pwede natin ma-apply sa ngayong pandemic. Thank you sir and God bless.